Okay guys, may i-upgrade tayo guys, EV5023. Sakura ang brand nito guys. Hindi na to original kasi yung logo niya imprinta lang guys. I-upgrade ko to kasi nahinaan ako guys kasi ang kapitbahay namin may mga power amp. Pag magpa tunog tayo guys, tapos patunog rin sila, mawawala ang atin guys. Nang tawag Tagalog na masudlan, mahaluan. Yeah, ang gagawin ko, i-off ko na lang ang akin kasi ang lakas kanila guys. Subukan natin power on guys, patugtugin natin kung gano ba to ka hina. Try natin i-power on. Lagyan natin music. Kita yun ang tukar na music na hindi copyright guys. Baka ma-copyright, mahirap na. Music. Music downloader. Insert. Yes, music downloader. Dito lang, dito lang. Nawala man na ito guys. Ito ang tugtugin natin. Sagad natin yung volume sa cellphone. Try natin yung volume guys. Thank you.
Sagat guys. Patayin natin guys. Saan nga natin ilalim. Turo ko sa inyo kung paano ang tamang pag-upgrade. Buksan natin. Sige na kayo guys, nagka 100 lang tayo. Ito guys, marami tayong mga DIY dito guys. Ayun. Saka ito, iba't ibang circuit ito guys. Ito parang power amplifier ito guys. Yung mga resistor niya, 2 watts ang nilalagay natin para hindi kahit 24 hours nagkatunog, hindi ito ahagtos. Ito pumalya guys kasi nalaki ng mga pisa ginamit natin. Igawin ko itong stereo guys kasi ito lang ang una, tapos dinagdagan ko nito. Mauno lang ito nung una, tapos dagdagan ko para maging stereo. Tapos na yung wire guys, mga madumi paggagawa. I-arrange natin yan pa. Ibablog ko rin ito pag paano gumawa nitong mga circuit nito guys. Ayun o. Mandali lang ito kopyahin. Ito ibang circuit din ito guys. Project to sa eskwelahan namin. Ah, maliliit lang mga piece ang ginamit guys. 1 watts. Ito. Ito guys. Buksan natin yung isa para makita natin ang ating upgrade. Pare.
Kada. Pre. Pagpanda. Tapang ha? Kuhan. Tulo ka tapang niya. Usa-usa ang supas ha? Wala day. Wala sa tong pulburon. Tong pulburon ba? Wire, wire ito guys. Plug nito. Sa blower ito guys. Dinagdagan ko ito ng blower kasi ang blower na ito palabas yung hangin. Pang palabas lang ng init to guys, hindi to hindi na ma kayang pa pabugnaw, anong tawag sa pabugnaw ang Tagalog doon? Palamig. Palamig ng heatsink niya guys. Tara buksan natin. Linisan natin guys. Si madumi. Kuha muna ako ng brush. Linisan na natin. Parang marami ng mga cobweb guys. Ito ang magpapasira guys pag hindi ito lilinisan kasi yung mga likabok pag mag moist yan magiging lapok yan guys. Anong Tagalog sa lapok guys? Yung suwel wa suwel. Nahirapan tayo sa pagtagalog kasi English lang ang nagamit nating wika guys. Nain guys. Ito ang dinagdago guys. 220 volts yung dinagdagong kwan, yung exhaust fan blower. Ito kasi ang liit. Tapos ang hangin ito guys, hindi pa pasulod, palabas. Ang purpose nito is palabas lang yung init. Hindi yung pasulod yung hangin niya guys. Kaya dinagdagan ko ng isa. Kasi ang bilis lang umiinit. Ito ang ito guys, pakita natin kung ilang supply, ilang voltahe bang kakuan ito. Ayun. 220 volts 50 hertz. 34 volts 0, 34 volts. Maliit lang ito guys. Tapos 14 volts, 0, 14 volts. Supply ito ng
surround guys, ito surround amplifier nya guys, surround at saka loudness ito. Papalit pag mag-upgrade guys, papalitan natin to kung gusto mo ng mga katulad ng power amplifier, yung P9, C20, KKE. Yung KKE guys, yun ang bago ngayon, yung sikat sa merkado guys. Pag gusto kang maglagay ng maraming transistor guys, yung power transistor, kailangan malaki ang ilalagay mo na ampere nito guys. Ito maliit lang ito kasi tingnan mo yung winding na guys. Oh, maliit lang yung coil na ginamit nito guys. Yung wire. Ibig sabihin maliit lang ding amperahe ang lalabas nito. Ito yung 34 volts. Naka-encounter tayo ng power amplifier guys, yung C20 siguro ata to. Ang voltahe sa supply sa minap nila guys, 30 volts, 0-30 volts. Liit lang. Tapos ito, mataas ng konti pero mahina kasi maliit ang amperahe. Ang amperahe nito guys is mag-divide dito sa transistor niya. Kaya ito lang kaya niyang supply. Masupplyan 8 transistor. Halimbawa, magpalit kayo nito, yung coil transformer niya, supply. Papalitan rin niyo ito guys, yung ito. One 50 volts lang ito guys. 50 volts tapos 10k microfarad. Ang ipapalit natin ito 100 volts or 120 volts. Same farad lang din guys. Tapos pwede nyo ito lagyan ng 8 para maging power amplifier na siya. Tapos pag nagpalit kayo, pag naglagay kayo nitong maraming filter capacitor guys, siguruhin nyo magpalit rin kayo dito sa, tingnan natin ito dito sa main amplifier nya guys. Close up natin ha. Ito, pakita natin 100. Hindi mo kita. Ilawan natin. Ayan. Hindi mo kita rin. Adjust natin yung camera. Itong kailangan makita guys. Ito. Hindi rin. Close up natin. Ayan. Makikita nyo guys na 100 UF 25 volts. Ito guys, 25 volts. Palitan nyo ito ng same farad. Tapos 160 volts pataas kasi malaki ng voltahe ang dumaan dito guys, hindi na kayang sabog ito guys pag nagdagdag kayo ng maraming kapasitor filter.
sigurado sabog ito. Pag mangyaring masabog ito, malaki ng problema guys, kasi may epektuhan dito sa yung mga output transistor niya. Dito niya ano ito guys, hindi gaano to kamahal, pero marami naman pag sumadahin mo, totalin mo lahat. Ang pag masirang amplifier guys, yung mga power transistor sa isang channel, pag may sira yan ng isa, sigurado lahat ng isang channel yan sira na, sira na, kasi konektado to lahat. Pag may nag abnormal voltage ito guys, sisirain niya ito sa itong mga ang tawag doon, transistor, pre-drive transistor niya guys. Pag masira po nito guys, sisirain din ito. Ibalik tayo sa upgrade guys. Ito palitan rin nyo guys, si 100 UF 25 volts, palitan nyo 160 volts pataas. Ito itong kapasitor na guys, yung tatlo. Tapos para hindi kayo mag alinlangan guys, yung mga maliliit na kapasitor, palitan nyo nito ng 1 watts guys. Parang pinakalawang 1 watts or 2 watts, siguradong matibay yan guys. Abuti ng ilang dekada yan pag 2 watts ang nilalagay mo, or 5 watts. Ito palitan nyo ito guys, yung mga tag 2 watts or 1 watts lang guys, yun lahat, para walang backjab sa customer guys. Tapos ito pag malaking amperahay guys, halimbawa itong almost 3 amperes lang ito guys. Tapos ang supply, ang kayang supply nito is 6 amperes. Pwede tayo magpalit itong palitan nito guys pang supply ng 735 737. Hindi pwedeng hindi to palitan kasi 6 ampere kaya niya itong kaya ng supply yan, yung ang sa 737 54 volts, 735 45 volts. Kaya ito guys. Hindi na kaya din ito palitan. Tapos ito guys, yung kapasitor nito guys, yung 104, palitan nyo ng 200 volts to pataas guys, to 50 volts. To 50 pataas, same value rin guys, 104. Ang iba ito green. Green ang kulay nito guys, yung mylar na kapasitor. Tapos yung papuntang ito guys, ang magka-problema rin ito guys, yung papuntang relay guys para sa speaker natin. Kailangan itong palitan sa, pag mag-upgrade ka guys, susunugin ito 10 ohms. Palitan mo ito ng 5 watts, itong dalawa. Pag mag-upgrade guys, malaki-laki talaga ang gasto, pero sulit naman ang kalabasan guys. Ito, palitan mo ng 5 watts. Tapos yun dito, yung final drive niya guys, palitan mo ito, apat, isa, dalawa, tatlo, apat. Ang
supply ito guys, yung E940, ibig sabihin 40 volts lang ang kaya niyang supply guys, kaya niya hanggang 40 volts ito guys ay. Palitan mo ito ng teka na guys, pakita natin. Ito C2073, dalawa-dalawa ito guys. C2073 dito sa kabila. Ganun doon guys. Ayun. C2073. Ang ipapalit natin ito guys is yung mataas ang kayang tanggapin na boltahe guys, pero sim NPN in ito guys, NPN ipapalit natin in NPN rin ito, PNP rin ito, NPN. Palit natin ito guys. Wag magpalit ng palit guys kasi may mga iba't iba itong trabaho guys. NPN. Tingnan natin. Ang ipapalit natin guys yun sa C2073. Convert natin to C4793. Listahan nyo guys para hindi nyo malimutan. C4793. Ito. Itong dalawa guys. NPN itong dalawa. Tapos yung sa E940. Ito. Palitan nyo ng E1837. Kaya itong supplyan ng kaya itong tumanggap ng hanggang 250 volts guys yung E1837. Yung dalawa. Tapos ito guys, palitan nyo rin guys kasi 50 volts lang ito yung E1941 at saka anong value ng isa, hindi makita sa camera, E1941 at saka Irisman. Hindi na maklaro. C5198 ito, mahihinayang akong palitan ito guys kasi branded itong yung pisa niya, pero palitan ko to para mapalakas natin yung amplifier natin guys, makaya nating tapatan ang kapitbahay natin. Sa lugar dito sa amin guys, yung palakasan ng sounds. Ako, pag makarinig sila ng tugtog, may nagpatunog, tapos mahina, patunog rin sila guys, tapos palakasan para papatayan ng sa inyo yung walan ka ng gana magpatugtog guys kasi ang lakas ng sa kanila, parang lumulubo ito guys. Ito ang ipapalit natin ito sa E1941 at saka C5098. Palitan natin ng
si 5200. Yung si 5200 guys, malaki ang kayang tanggapin na voltage guys. Kaya na ng up to 200 volts. Yung basta pwede naman itong 2922 guys para sobrang lakas. Kaso mahal-mahal lang yung price ng 2922 na power transistor. Nasa 100 plus ka pin guys. So almost 200. Ulitin ko guys, yung ang part ang pair nito, nito guys, yung si E1941, palit natin yung E1943. Pwede naman tong paramihan guys yung E16 mo, gawa ka rin ng circuit ng iba, gawa kang ibang circuit tapos palitan mo ito at saka ito palakihan mo. Yung power amp guys 30 volts lang pero ang lakas kasi malaki ang amperahe, tulad ng mga Thailand guys yung ginagamit nila. Ang baba lang talaga ng voltahe pero ang tindi ng tunog niya guys. Yun ang diskarte ng Thailand. Ang ipapalit ko guys dito, ipapalit ko yung ito sa DIY amplifier ko guys. Ito supply ito ng 735. Tingnan natin ang hindi makita sa camera guys. Hindi na open natin, ayan masyadong makita. Yan guys, 45 volts supply, tulad ito ng supply ng Sakura 735, 45 volts, 0.45 volts, tapos 17 volts, 0.17 volts, 0.13 volts. Ayan guys, ipapalit natin dito sa ating amplifier guys. Para tanggalin natin guys, balik ko ulit guys para maintindihan nyo. Magpalit kayo nito, gusto mo palakihan, palakihan mo rin yung supply to sabog ito guys. Pag mataas na ang voltahe nito, sasabog ito, sasabog itong capacitor guys, filter niya. Then upgrade natin ito guys. Sira na tata. Ito, ito tapos ito palitan mo yung tatlo guys, yung pre-drive ito guys,
palitan mo ito. Kasi ang pagpalit guys, same value rin guys, same farad. Ang boltahe lang ang iniba mo guys, kasi iba na ang boltahe yung dumadaloy. Tapos ito, si 2073. Tapos ito, yung dalawa. So dito guys, huwag mo nang galawin. Kasi mahina naman to, hindi naman to gamit guys, hindi naman to importante. Pag magpalit kayo ng malaki guys, malaking supply, malakihan rin ito. Tapos kapasitor, itong pre-drive, final drive. Gusto mong ito, palitan mo rin guys, yung C5200 at saka E1943. Dito tayo guys. Pakita ko sa iyo ang project ko sa school. Baka gusto niyang humingi ng circuit nito guys, bigay ko to guys. Comment lang sa baba. Kung asa nang gusto niyo, ito bang circuit na to o ito bang circuit na to? Tapos ito guys, linisan ko tong gagawin ko to ng malinis na paggawa. Para hindi madaling masira guys. Itong circuit nito guys is binigay ito sa ating kaibigan na may owner ng sounds guys. Marami na ito na pinalo niya sa mga back to back guys, yung palinawin ng tunog. Grabe ang lakas ang linaw nito guys. Ito ang pinadrive niya sa mid range at saka mid high. Hindi na ito mag system. Ano yun, magtimplahan po nimo yung mid at saka mid high guys, kasi ang labas nito grabe ang linaw. Ang linaw ng tunog nito guys. Maganda itong DIY kasi napaka tigas guys, mahirap, hindi madali masira. Ito guys, subukan natin lagyan ng power guys para makita niyong ilang boltahe ang dumadaloy nito guys pag mag-upgrade tayo. Okay lang. Kuha kami natin yung multi-tester guys. Sabukan ang kini. Twenty minutes.
is ilagay natin sa ground. Ground, ground. Dito lang. Ah, dito, dito. Ayan. Isaksak natin, guys. Tapos power on. Kita ko sa yun guys kung pag magpalit kayo tulad nito 34 volts pag dumaan ito sa filter guys nagiging 40 pataas na ito guys. Ayan. Tingnan niyo guys. Dito 30 volts. Dumaan ito sa diode. Yung bridge type diode niya guys, 6 amperes. 10 ayan. Negative 46 na guys. Tama lang yung dito sa positive. Ayan. Tama lang yung ang ginamit na guys na pisa, tama lang yung sa kayang tanggapin na power to guys. 50 volts ang kaya nito guys. Bukan natin karating ba. Ayun. 40 volts, 46 volts. Ganyan ang trabaho nito guys. Pag masira ito, may masira itong isa, susunugin lahat nito guys, sisirain. Ayun no. Kasi nakasiris yung boltahe niya. Okay, guys, nakuha nyo guys yung tutorial natin paano magtamang pag-upgrade. Balik ko guys, balik ko ulit. Pag nag-upgrade kayo guys, pinalitan nyo ng 4x. Yung sa akin, i-demo ko lang guys, is 45 volts. Hindi pa ako nakabili ng pisa guys, yung C5200. Oh, gusto ko yung 292 to. Barap. Tindi talaga. Ito, 45 volts. Kumbaga. Papalitan ko ito guys. Yung 100 volts ko ito. Tapos, 10 key microfarad din. Lagyan kito ng 4. Para kaya niya hindi masyadong pag nilakasan mo hindi madaling maubos yung boltahe dito guys nagatambak. Sayin natin at saka ito palitan ko tulad ng sinabi ko yung 100 volts o 100 UF 160 volts itong dalawa. Tapos ito, papalitan rin natin. Si 2073, yung dalawa guys, yung magkadulo. Yung ito. Ang tawag dito guys is final drive. Final drive transistor.
ang pwedeng palit natin guys yung C4793 at saka yung isa E940. Ipapalit rin natin yung E1837. Parang kumbaga guys, tinimes 2 niya yung boltaheng kayang tanggapin guys. Guys, flex ko yung ito, gagawin ko to ng vlog guys, yung maliit lang na ito guys ang ginamit natin na pisa, yung tingnan natin E940. Pwede ito palakasin natin, pero sobrang lakas na ito guys. Ayan, tingnan nyo guys yung circuit niya. Yung DIY. Ito guys, maganda itong paggagawa. Naka-fiber tayo. Kasi, kaya ko pinalitan to guys kasi hindi ko kontento sa tunog nito guys. Hindi gaano kalinaw yung kahit may terrible na tayo guys. Tulad nito na napakalinaw. Pero sigurado tayo guys, pwede naman magpalit yung pwede naman ito palitan ng ulmo mga 10 amperes. Pero bago kayo mag-upgrade guys, turo ko sa inyo ng technique guys. Ningay. Huwag dyan. Tuturo kasi yung technique guys, yung bago kayo magpalit, para masigurado nyo na sakto lang inyong trabaho pagagawa guys. Tingnan natin ha. Naren. On natin ulit. On natin. Ayun. Para sigurado tayo na hindi bakwan ang paggawa natin. Kung lang kita nagod. Ayun guys, i-close up natin. Masyadong malapit lang guys. Usap natin. Ayan. Subukan natin. Tapos hindi makikita rin yung ayan guys.
Bago kayo magpalit ng final yung power transistor, guys. Check mo muna kung check mo muna yung doon sa may paa niya, guys. Dapat may masukat ka na may mga 0.4, 0.3, 0.5. Yung 0.2, pag mababa ko, guys, wag. Ito, guys, yung pakita natin. Ganyan din mag-repair, guys. Para tipid-tip sa technician. Hindi masyadong ma... Hindi masyadong ma... Kameran, guys. Power on na. Kalimutan mong power on, guys. Ayan, 0.4. Ayan, guys, 0.4. Pag good ng biasing nito, guys, 0.4 ito lahat. Tingnan natin 0.4 ba. Oh, 0.5, pwede yun. Basta di lang masyadong mataas, guys. 0.345 na rin doon sa kanyang kuhan, guys. Hindi rin pwede yung 0.6 at saka 0.2. Ayan, 0.5. Tapos 0.5 rin dun sa kapikabilang channel. Point five rin dito. Masyadong mga point sa camera, guys. 0.4. 0.5. Hindi rin siguro na point na maigi yung tester natin, guys. Ayan, 0.5. Balikan natin yung 0.4, guys. 0.5 na rin, guys. Ayan, 0.5 na. Hindi lang talaga ito napapoint. Yun ang basehan natin, guys. Yun ang pag ganito ng lumalabas na voltage, guys. Ibig sabihin, pwede na tayong maglagay ng power transistor. Hindi na tayo matatakot na masira. Kasi wala nang boltahe. Halimbawa, pag may nagloko dito na boltahe, guys. Ito mga pre-drive transistor. Dito. Usap natin. Ito magloko ito, guys. Ang kalabasan nito is mag-abnormal voltage. Patunta dito. Sisirain ito yung mga power transistor. Tapos kahit pag check mo, sira itong transistor o power transistor, kahit palit ka ng palit nito, sisirain din, hindi tatagal. Palitan mo kasi sira, tapos hindi mo check yung biasing. Tinawa ko ganiha, nina.
sisirain din under lang, tapos sisira na naman, gagasto na naman si customer. Ito sisirain din ito guys, so, protection ito sa kanyang mga supri o mga output transistor niya. Yung iba pag pumutok pinalitan, kahit isang dump truck pang ipapalit mo nito guys, hindi talaga gagana yan. Sisirain talaga kasi naka dito sa power transistor niya may nag-abnormal voltage. Yun ang check nyo guys. Palit ka ng palit ng fuse, tapos hindi pa, marami pa namang sira. Sayang lang pera mo guys, tapon ka ng tapon. Hey guys, i-flex ko, papakita ko sa susunod na video guys yung tapos ng upgrade ko guys. Ito, tingnan nyo kung i-kumpara natin yung mga video natin sa before and after guys. Tingnan nyo guys, dalawa pa itong capacitor, tapos 100 UF, ito maliit pang power transistor niya guys, palitan ko ito ng mga malalaki sa next video ko guys. Ito demo lang ito guys ang ginawa ko ngayon para maintindihan nyo. Tapos ang actual natin guys sa susunod na video na. Salamat sa panonood guys. Thank you for watching. Oh, dari itu? Yang nanai? Nanai. Ayah, kau angin pun.
ba? Mba.